Panghuling kabanata, bakit hindi mo sinabi sa amin na ginahasa ka? Galit na tanong ni Papa. Anak naman. Pa, ayaw ko lang pong mag-alala kayo. Tugon ko, tsaka ayos na po ako, patay na po ang gumawa nun. Opo, pinatay ko. Proud na sagot ni Knight. Sorry anak, niyakap ako ni Mama, sana hindi na lang kita pinilit. Ma, nangyari na po, kalimutan na natin. Humiwalay ako sa yakap. Maayos na po ako kasama ang mga anak ko at si Knight. Sorry anak, si Papa naman ang yamakap sakin, hayop na yun, mabulok sana siya sa impyerno. Matagal nang bulok yun Papa. Ate, pangako mag-aaral pa kami ng mabuti. Sabad ni Marilyn. Tama si Ate Marilyn, tutuperin namin, ang mga pangarap namin at susuklian namin, ang mga paghihirap mo. Sabi naman ni Mylene. Abay dapat lang subukan niyong maglandi at papatakan ko ng kandila yung mga pode nyo. Banta ako na ikinangiwi nila. Masyado kang brutal mamo. Sabad ni Lex na nakasakay sa batok ni Knight. Kaloka ka. Gusto mong madagdagan yung bukol mo. Mamo, ang bungangera mo po hehe. Sabi ni Nex na buhat naman ni Knight. Magaling na nga ang dalawang bata, lakas ng mga sore. Halina nga kayo, pupuntahan pa natin si Ella. Hinarap ko ulit sila Mama. Ma, kita na lang po tayo sa bahay nila Knight. Sige mag-iingat kayo. Kayo din po. Lumabas kami ng hospital room ng kambal, kalalabas lang nila, bago kami umuwi ay napagdesisyonan muna naming dalawin si Ella. Pagpasok namin ay napahinto kami nang makitang naghahalikan si Joshua at Joom. Ay Meganon, natulak nila ang isa't isa nang magsalita ako. Talk on pala ang ganap sa inyo. Mali ka ng iniisip, sabi ni Joom. Iisipin ko na lang na napuwing ka, kaya nagdikit ang mga labi, nyo. Nakangiwing sabi ko dito. Hindi nga kasi, huwag ka nang magpaliwanag tita. Putol ni Lex sa sasabihin nito. Don't worry, secret lang ang nakita namin. Nag-iwas lang ito ng tingin. Mama, napatingin kami kay Ella nang magsalita ito. May masakit ba sa'yo? Alalang tanong dito ni Joom. Umiling lang ito at hinawakan ang kamay niya. Ella, magpagaling ka, ipapasyal ka ni Tito kapag gumaling ka. Malambing na sabi dito ni Knight. Okay ba? Tumango lang ito at ngumiti. Ang alam ko na baril lang siya, bakit napipiata? Charot! Saglit pa kaming nagstay doon bago naming napagpasyahang umalis. Before we go home, daan muna tayo saglit kila RK. Sabi ni Knight, birthday ni Reicher. Sige, tugon ko. Maya-maya pa ay huminto kami sa isang malaking bahay, agad kaming bumaba at pumasok sa loob. Man, nakipag-appear si Knight kay RK. Where's Reicher? Nasa loob, kalaro si Zane. Tugon nito, hi Maddy, twins, kamusta na kayo? Okay na kami, salamat. Nginitian ko siya, I'm fine na. Malanding sabi ni Lex, nasina kasi kita Chupapi. Natawa lang si RK bago guluhin ang buhok nito. Halina kayo, nasa loob na ang iba. Pumasok naman kami sa loob ng bahay, may mga tao doon, nandoon din si Penelope. Beshe, tili ni Lex at agad nilapitan si Persian. Bakla, tili din ni Persian. Nagbeso ang dalawa. Napatingin naman ako kay Nex na kasama na si Paxton at isa pang bata. Everyone meet my woman. Pinagsiklop ni Knight ang kamay namin. Maddy, we have twins. The girly one is Lex and the boy one is Nex. Hi, kinawayan ako ng isang babaeng chubby. Ako si Emma, ni Earl and ito si Zame anak namin. Ako si Rai, girlfriend ni RK at anak namin si Reicher. I'm Lay, asawa ako ni Carl, ginoyo niya ako kaya naging asawa niya ako. Anak namin si Cole. Kilala mo na ako, sabi ni Penelope. Maupo kayo, sabi ni Rai. Kuha lang din kayong pagkain. Ay hindi ko tatanggihan yan. May lamesang nakalatag at maraming pagkain, agad naman akong nagsandok ng para sakin at para sa kambal. May kamay naman si Knight kaya niya na sarili niya. Oo dati hindi pa kami dito nakatira tapos hindi pa namin kasama si Papa. Kwento ni Zane Kilanex. May kasalanan kasi si Papa kay Mama, kaya late ko na siya nakilala. Ay sa amin din, sabi ni Persian. Buset kasi si daddy ko dati kaya ayaw sa kanya ni mami ko, pero okay na sila. Pabebe lang si mami. Persian, naririnig kita, sinama ng tingin ni Penelope, ang anak pero inirapan lang siya nito.
Si tatay naman late ko na nakilala kasi nagpagamot siya, dahil inang daw siya dati sabi ni nanay. Mabait tatay ko, proud na sabi ni Richer. Si Papo, late din namin nakilala, nag-asawa kasi agad. Sabi ni Nex. Oo malentod si Papo, sang-ayon ni Lex. Ako din, nagtaas pa ng kamay si Cole. Kailan ko lang nakilala si daddy kasi malentod din siya. Lahat pala tayo tinaguan ng anak. Sabi ni Wyatt, friendship goals. Gago kasi kayo, sagot ni Penelope dito, accept kay RK. Wala rin naman akong kasalanan. Walang emosyong sabi ni Colm. Gago ka kasi, inirapan ito ni Lay. Nakilala si daddy kasi malentod din siya. Mafia boss na natagwan ng anak. Napailing na lang ako, may mas bobo pa pala sakin. Puro kasi mga titi pinapairal nila. Sabi ni Lay, kalibugan kasi. Lay, your mouth. Banta dito ni Colm pero inirapan lang siya nito. Kami naman ni Wyatt kakaiba, tinaguan niya ako ng anak, gumanti ako, tinaguan ko din siya. Kwento Penelope. At wala nang mangyayaring tagwan. Inakbayan ito ni Wyatt. Tama, umakbay sakin si Knight. Right boss madam. Depende kung magpapakabait ka boss Knight. Ngisi lang ang sinagot nito at kinurot ang tungki ng ilong ko. Good morning boss madam. Mukha agad ni Knight ang bumungad sa akin nang magising ako. Ang sarap gumising ngayon, kayo ba naman ng mga bata ang mabubungaran ko? Nasaan ang mga bata? Tanong ko at naupo sa kama. Bumaba, hinalikan ako nito sa lobby. Boss madam, baka naman. Umiral na naman yung kaibigan mong anaconda. Kinurot ko ang talong niya. Tigas ah. I'm always ready when it comes to you. Papu, mamo. Bagsak ang balikat nitong nilengon ng mga bata. Hey twins. Samaan pa ang kambal sa kama at pumagit na sa amin. Mamo, may nigawa kami ni Lex. Bumungis-ngis si Nex. Siguradong magagalit kayo ni Papo. Ano na naman yun? Pinagnangkitin ko sila ng mata. Kasi ano po, nagkamot ng batok si Lex. Mabilis na nagtalukbong ng kumot, ang kambal nang marinig namin, ang sigaw ni Ma'am Shitty. Yup, nandito sila sa bahay nila Knight dahil binisita nila kami. Sila mama naman ay umuwi na sa probinsya, bibuste na lang daw sila ulit. Nasaan ang kambal? Salubong ang kilay na naimiwang si Ma'am Shitty. Ano bang nangyari Ma'am Shitty? Tanong ko, yung mga anak nyo, nilagyan ng sili ang panty ko. Tili nito, namamaga ang talong ko punyeta. Ay, may pinagmanahan. Kambal, seryosong tawag sa kanila ni Knight kaya mabilis silang napaupo ng maayos. Masama ang ginawa nyo diba? Anong gagawin nyo? Sorry na po mother there. Nakangusong sabi ni Lex. Sorry na po. Oo nga po, sorry na po. Sabi naman ni Nex. Hindi na po maulit promise. Matitiis ko ba kayo? Nag-flip hair ito kahit panot. Nako, pero kapag inulit nyo yun, papaluan ko na kayo. Opo, lumabas ng kwarto si Ma'am Shitty. Twins, don't do that again okay? Pangaral sa kanila ni Knight. Mabilis na tumango ang dalawa. Maddie, ikaw din. Lou, bakit nadamay ako? Hindi ko gawain yun. Really, you do that thing to my mom right? Umiwas ako ng tingin at sumipol-sipol. Wait, tumayo sa kama si Lex at kumembot-kembot. Papo, ngayon tayo magpunta sa amusement park diba po? Yes, later, dinala nito si Lex Paupo. Huwag kang tumayo malapit sa gilid baka mahulog ka. Papo, I'm not tanga like Nex. Magsikain na lang tayo. Bumaba ako ng kama, maghilamos lang ako. Pumasok ako ng CR naghilamos at nagmumag ako bago lumabas. Tara na, ayako sa mga ito. Nagpabuhat naman ang kambal kay Knight, lumabas kami ng kwarto at bumaba. Sakto kayo, nakangiting bungad sa amin ni Ma'am Shi. Katatapos ko lang magluto. Wow, salamat lola po. Sabay na sabi ng kambal at naupo. Halika na, kain na tayo. Nagsiupo kami at nagsimulang kumain. Kailan kayo lilipat sa bahay mo Knight? Tanong ni Ma'am Shi dito. Maybe kapag nandito na si Jom, hintayin muna naming magkaroon ka ng kasama bago kami umalis. Sagot ni Knight, Jom will stay here with Ella. Ano ba kayo, huwag nyo na akong isipin. Kasama ko naman si There at Bubay. Nako, hindi kami papayag ng ganon. Ako na ang nagsalita, kahit masama ugali mo noon parang si Jom, hindi ka namin iiwan. Masama din naman ugali mo.
Nakangiting sabi nito sakin. Nahawa lang ako sa inyo. Nagpatuloy lang kami sa pagkain. Mabilis na lumipas ang oras, alas 5 na ng hapon, at ngayon ay nasa biyahe kami patungong amusement park. Papo, ang ganda dito. Masayang sabi ni Nex. Daming chicks. Daming chupapi. Sabi naman ni Lex. Huwag kayong malantad. Hinawakan namin sila ni Knight. Huwag din kayong gala, aba kapag nawala kayo sa paningin namin iiwan na namin kayo. Hindi niyo po kaya yun. Siguradong sabi ni Lex. Pumasok kami sa loob, una agad kaming nagtungo sa mga laro na makakakuha ka ng prize. Lex, titira ng tres. Sinuot ni Lex ang bola na agad pumasok. Shop A pang nasa harap ko, napayes. Mahina ko itong binitukan. Napakalantod mong bata ka. Huwag mo akong ipahiya sa future manugang mo. Hinarap nito ang lalaki. Shupapi, pwede bang ikaw na lang ang prize ko? Magpatuli ka muna tutoy. Tawa nitong sagot. Ang pangit mo, laklakan mo yung prize mo. Hinayla kami paalis doon ni Lex. Yan, landi pa. Sumakay kami ng mga rides, kung ano-anong trip ang ginawang mga bata hanggang sa mapagod at makatulog na lang. Nag-ayad dito sa Ferris wheel dahil gusto daw tingnan ang view tapos tulog naman. Napailing na lang ako. Nakasakay kami sa Ferris wheel, yung dalawang bata ay tulog sa bisig ni Knight. Nasabi ko na ba sa'yo boss madam na ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko? Ngumiti ito sakin. Tuwing kaharap kita, nakikita ko, ang future na kasama ka, tuwing kaharap kita iniisip ko nasa simbahan tayo habang suot, ang kasuotang simbolo na mag-asawa na tayo. Boss madam, sorry sa lahat ah. Dapat hinanap kita. Hindi agad nagpadala sa galit ko. Dagdag pa nito. Kalimutan na natin ang nakaraan. Hinawakan ko ang kamay niya. Magsimula ulit tayo ng panibagong kabanata kasama. Ang mga anak natin. Mahal kita boss madam, ikaw lang talaga, mula noon hanggang ngayon. Mahal din kita boss Knight, kailanman hindi ka napalitan sa puso ko. Ngumiti ako at hinalikan siya, kasabay noon ang pagputok ng furry works na makukulay. M. Tili ni Lex, tayo na nga lang inimbite sa kasal, balak niyo pang magpahuli. Sandali nga, sinaman ko ito ng tingin. Lalo kami natatarante sa iyo eh, mas frustrated ka pa sa ikakasal. Calm down. Mahina hong sabi ni Knight. 30 minutes pa. Ayos na ako. Ngumiti ako. Ano? Mukha ba akong tao o tae? You're always beautiful boss madam. Hinapit ako nito sa bewang. Mas nadagdagan ngayon. Ay sus, naglandian pa. Napahampas si Nex sa noo niya. Tayo na po kaya. Naunang lumabas ang kambal. Sarap sa bunutan ng mga anak mo. Sabi ko dito. Natawa ito. They're just excited to see their friends. Oo na, tara na. Lumabas kaming dalawa, nakasakay na ang kambal sa sasakyan kaya, sumakay na lang din kami. Mamo, hindi po maayos necktie ko. Sabi ni Nex na nasa backseat. Later Nex, si Knight ang sumagot dito. Saktong magsisimula na ang kasal nang makarating kami, agad kaming bumaba. Punta na doon. Tinapik ni Knight ang braso ng kambal. Wait! Next, ayusin ko necktie mo. Mabilis na inayos ni Knight ang necktie ng anak, excited namang tumakbo papunta sa pwesto nila ang kambal. Kami din ni Knight ay pamwesto na. Maya-maya pa ay nagsimula na kaming maglakad. Buti nga hindi ako umusok sa loob ng simbahan eh, charot. Kakakasal lang ni Earl at Emma, ngayon naman ay si RK at Ryle. Sana all, si Knight wala atang balak eh, kapag ako nenas, gagawin ko na lang talaga siyang kumpare. Maya-maya pa ay naglakad na si Ryle papasok, ang ganda-ganda nito, pero mas maganda ako, bagay sa kanya yung wedding gown, pero mukhang mas bagay sakin. Nakinig lang kami sa mga sinasabi ng pari, sorry Lord, pero nakakaantok pala. Nakahinga ako ng maluwag nang matapos na ang kasal, dumiretso agad kami sa harap at nagpicture. Kapag ako pangit dyan sa picture, susunugan ko bahay nyo. Banta ko sa photographer na tumawa lang. Nakailang ore kami bago matapos, nagkanya-kanyang sasakyan ulit kami, papunta namang reception. Siguradong may lechon doon, sabi ni Nex. Tapos may spaghetti, pansit, palabok, kakanin at marami pa. Dagdag ni Lex. Mga anak huwag nyo namang ipahalatang mga patay gutom kayo. Sabi ko sa mga ito.
Boss Madam, as far I remember, nagdala ka ng maraming plastic. Ngumisi sa akin si Knight. Sharon Cuneta ka mamaya. Idol ko din si Bruce Lee. Kapag hindi ka tumahimik, sisipain kita. Tumawa lang ito. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa reception, agad kaming bumaba at tumuloy sa loob. Siyempre pagkain agad diretso namin. Enjoy kayo, nakangiting sabi sa amin ni Ryle. Congratulations pala sa inyo ni RK. Nakangiting sabi ko, sana all. Maraming salamat. Saglit pa itong nakipagkwentuhan sa amin bago magtungo sa upuan nila. Inilibot ko naman ang paningin ko nang mapansing wala na sa tabi namin, ang kambal, kasama ito nila Zaym at mukhang may dinidiskartehan. Siyempre maliban na lang kay Lex na mukhang diring-diri sa mga babaeng nasa harap niya. Kapag ito talaga na in love sa babae, aahitan ko kilay nito. Ladies, Palm Westo na po kayo sa gitna para sa paghagis ng bulaklak ng ating bride. Sabi ng MC. Agad naman akong tumayo, Palm Westo sa gitna si Ryle at tumalikod, pero agad din itong humarap at binigay sa akin ang bulaklak. Lou, tingin ka sa likuran mo. Nakangiting sabi nito na agad kong ginawa. Nakita ko si Knight na nakaluhod at may hawak na box. Bakit ka nakaluhod dyan, Knight? Hindi naman ako si Lord. Sabi ko dito. Baby, I'm going to propose to you. Binuksan nito ang box at bumungad sa akin, ang magandang sing-sing. I'm sorry for hurting you, Maddie. Promise I won't hurt you again. Nilabas nito ang sing-sing sa box. So, will you marry me? Ayoko nga, charot. Yes naman mo, ay laban mo yan. Tili ni Lex with matching kembot pa. Go naman mo, support po namin kayo. Sabi naman ni Nex. Art pa ba ako? Abay, tatanggi pa ba ako? Yes na, sagot ko. Tumayo si Knight at agad sinuot sa akin ang sing-sing, dinig ko ang palakpakan ng mga tao at sigawan. Thank you so much, boss madam. Sinapo nito ang dalawang pisngi ko at hinalikan ako sa labi. I love you. Maraming salamat din, boss Knight. Tugon ko, mahal din kita, mamatay ka man. Yehey, lumapit sa amin ang kambal. Binuhat ko si Lex, samantalang binuhat niya naman si Nex. Mahal namin po kayo, sabi ni Nex. And because of that, bibigyan namin kayo ng quality time. Ngumisi si Lex. Hindi kami tatabi sa inyo mamaya. Kulit mo. Kinurot ni Knight ang pisngi nito at umakbay sa akin. Salamat sa pagdating niyo sa buhay ko. Salamat din sa pagdating niyo sa buhay ko. Hindi hadlang ang itsura o pinag-aralan, para makahanap ka ng taong tatanggap at magmamahal sa'yo. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala sa buhay. May ilan gusto katulad nilang mayaman. May ilan naman na hindi big deal kung mayaman o mahirap, mahalaga mahal nila ang isa't isa. Sabi nga nila, hindi mo madadala sa hukay ang iyong yaman. Importante maging masaya ka kung anong bagay na meron ka. Maging masaya sa tagumpay ng iba. Huwag maghangad ng hindi kayang makuha. Kung gusto talaga magsikap para maabot ito, gawing inspiration. Thank you listeners sa pakikinig ng kwentong Knight at Maddie. Happy New Year, take care everyone. Hope that this 2024 maging maayos, masaya, maligaya, at masagana para sa lahat.